Magandang gabi po. Welcome sa ating programang Patnubay sa Kalusugan. Ang ating pong topic ngayon, yung indigestion, yung hindi ka natutunawan. Pwede niyo po itong i-share ang aking pong Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Pwede niyo itong i-follow, like and share, para ito ay ma-reach yung mga kaibigan po ninyo. Baka may ganito silang problema, makatulong kayo sa kanila. At sa akin namang YouTube channel, kung di pa po kayo nag-subscribe, Rose Alfonso po, paki-click lang yung subscribe, pati yung bell, mapindutin nyo para ma-update kayo sa akin bagong video. Ito pong topic natin ngayong gabi, ito pong indigestion. Ito yung common condition na nagkakaroon ka ng discomfort or pain sa upper abdomen mo. Maring ito ay sanhi ng mga ibang factors tulad ng kumakain ka ng madami, too much ang nakain mo. Kasi merong negative effect sa ating digestion pag sumobra kang kumain. Kasi yung tiyan natin ay masyadong nababanat, na-stretch siya pag pinuno mo siya. Kaya ang mangyayari, nagkakaroon ng pressure ito sa ating digestive system pag kumain ka ng sobra. Kaya nagkakaroon ka ng kabag, nagkakaroon ka ng gas, at nagkakaroon ka ng discomfort, hindi ka makahinga. Isa, nasusuka ka pa. Ngayon, ito pong katawan natin ay nagpuproduce ka ng maraming acid pag marami kang nakain. Siyempre, pag maraming food, marami kang kailangan hydrochloric acid para matunaw yung kinain mo. Pag konti yung kinain mo, konting acid ang pinoproduce ng ating digestive system. Ngayon, pag kumain ka ng marami, kinakailangan ito para ma-break down yung sobrang pagkain. Nagkukos ito ng heartburn or reflux. Ang sobrang kain po ay bumabagal ang ating digestive process at mahirap sa katawan mo na ma-absorb yung nutrients na mabuti. Kaya nagiging dahilan ito ng constipation and other digestive issues. Napakahalaga na kumain ka in moderation lang. Avoid overeating para ma-maintain mo yung proper digestion. At saka pangalawa, huwag kang mabilis kumain. Kasi kapag nag-consume ka ng mabilis kang kumain, tapos yung kinakain mo pa maanghang at saka masyadong mamantikain, at ang bilis mo pang kumain, hindi ka matunawan. Kasi hindi mo binigyan ng sapat na oras yung digestive system mo para ma-breakdown at ma-digest yung fatty food at saka spicy food na kinain mo. At nagiging dahilan nga nito ng indigestion, bloated ang tiyan mo, pagkatapos di ka makahinga. Pag nag-consume ka ng maraming fatty food sa kinakain mo, merong negative effect ito sa yung digestion. Kasi one thing, yung fat, nag-i-stay ng matagal yan bago pa para makuha mo yung nutrients niyan. Kaya yung high fat diet ay nakakapagpabagal ng ating digestive process. Bawa, meron, di ba, sa fast food, may fried chicken, di ba? Pagkatapos may french fries, meron ka pang soft drinks, so meron ka pang pie, ganun, di ba? Yung mga, ito pong mga high fat diet na to, di ba, karamihan po ng fast food ay talaga niluluto nila sa mantika. Kaya nagiging dahilan nito ng discomfort mo. Kaya additionally, yung high fat diet pa, tumataas yung production mo ng bile and acid in the stomach. Naging dahilan nito ng heartburn at saka reflux. Kaya yung high fat diet, nagko-contribute ito sa development ng bato sa abdo. At iba pa mga digestive problem. Importante, i-maintain mo yung balanced diet mo kasama yung healthy fat in moderation para suportahan mo yung proper digestion mo. At para ma-prevent yung indigestion, ay sanhi nga po nito ng mabilis kang kumain. Marami ka ng kinain, mabilis ka pang kumain.
Kaya pag ang kinain mo ay masyadong fatty food, bagalan mo yung pagmuya mo, bagalan mo yung paglunok mo ng kinakain mo. Kaya po yung kailan meron kang between bites ay magpahinga ka, kumain ka lang ng konting portion. Huwag kakain, bawa sumubo ka lang ng konti. Yung sinubo mong konti, tagalin mo yung pagtunaw niyan. Kasi yung pagtunaw sa pagkain mo, dahan-dahan mong ninunguya yung pagkain, thoroughly, nakakatulong ito para ma-prevent indigestion. Dahil pagka konti lang kinain mo, tapos ninuya mo ng matagal, ay sasama yung laway. Sasama yung laway, magmi-mix dun sa kinain mo. Kaya ngayon, mag-start na yung digestion process sa tiyan mo. Ang tandaan nyo po, yung tiyan natin, walang ngipin. Ang may ngipin, yung ating bibig. Kaya dapat dun mo pa lang, ay durugin mo ng mabuti yung pagkain mo. Tapos, dinudurog ng, pag ninunguya mo yon, dinudurog mo into smaller particle. At hindi mahirap sa tiyan mo na tunawin yon. Pag mabilis kang kumain, tapos lumunok ka pa ng larger chunk sa pagkain mo, napakahirap sa tiyan mo na ma-breakdown yon. Nagiging dahilan nito ng indigestion and discomfort. Kaya kailan meron kang enough time na nguyain yung pagkain mo na mabuti para ma-prevent yung indigestion at mag-promote pa ng better digestion overall pag konti-konti lang yung kinakain mo at ini-stay mo ng matagal sa bibig mo, lalo na kung fatty food, at nguyain mo mabuti para yung laway mag-mix na mabuti doon sa kinain mo, lalo na kung fatty food. Eh kasi kapag marami kang sinubo, ninulok mo kagad, hirap ang tiyan mo yan. Kaya nga po yung kailangan meron pong pahinga or between meals po, kailangan may pahinga. Yung kailangan po nito para sa ganon, yung digestive system natin. Alam mo, di ba, mahilig tayo mga Pilipino, may merienda tayo. May almusal tayo. Halimbawa, nag-start ka sa coffee with bread. Tapos, ilang 2 hours, kakain ka ng kanin, tsaka ulam. Tapos, nun, tanghali, alas 12, kakain ka na naman. Pagkatapos nun, mga merienda time, kakain ka na merienda time. 2 o'clock hanggang 3 o'clock, di ba? Pagkatapos, 5 or 6 o'clock, kakain ka pa. Ngayon, isang bawa ka matulog, kakain ka pa rin. Kaya sabi nga, ang digestive system natin, kailangan ng pahinga. At least, meron pong 3 to 5 hours na ma-empty yung ating tiyan after meal. Ang ating pong small intestine, meron po siyang 3 to 5 hours para ma-complete ang digestion at absorption ng nutrients. Ba, kumain ka ng 11 ng tanghali, 12, 1, 2. So, meron siyang 3 hours para ma-absorb at yung mga nutrients, ma-complete, ma-digest, at ma-absorb yung nutrients doon sa kinakain mo, it takes 3 hours. Eh, wala pang 3 hours, ay nagkumain ka na naman. Nag-coffee ka, nag-coffee break with the sandwiches, ganon. Kaya, nire-recommenda, maghintay ka ng 4 to 6 hours between meals. I-allow mo yung digestive system mo na ma-fully process niya yung previous meal bago ka mag-start ng panibagong pagkain. Maghintay ka ng 4 to 6 hours between meal. Ito'y maraming benefit sa katawan. Una, magkakaroon ka ng better digestion. Pag ang digestive system mo, binigyan mo ng enough time para ma-process yung food, ito po, they work efficiently and effectively. Magkakaroon ka ng better digestion and absorption ng nutrients. Kaya nagbo-bloated ang tiyan mo, nag-a-acidic ka, nandiyan ay nahihilo ka, sumasaksak mo, sikmura mo, kasi nga hindi ka natunawan. Pag marami kang kinain, magpuproduce ng maraming acid ang tiyan mo, tapos kumain ka pa ng fatty food, magpuproduce po siya ng excess acid para ma-digest yung food na yon.
Kaya pagka kayo po ay ano, meron kayong pahinga, wala kang no eating between meals, huwag kang kakain sa merienda time. It improve your metabolism. Ibig sabihin ng metabolism, yung pagkain mo nako-convert mo into energy. At saka pag binigyan mo ng time ang iyong digestive system, yung between meal, at hindi ka kumain, it improve your metabolism at mare-regulate mo pa yung blood sugar level mo. Mabe-benefit yung health mo at weight management. Pangatlo pa, pag tayo po ay meron tayong pahinga, hindi tayo kumakain between meals, ang nangyayari, naiwasan yung overeating, naiwasan din po yung obesity. Kaya po yung overeating at saka snacking, nagko-contribute yun sa weight gain and other health problem. At saka pagka kumakain, hindi ka kumakain ng between meals, masarap ang tulog mo. Pero pag kain ka ng kain, talagang 6 times a day kumakain ka, hindi ka makatulog sa gabi. Tsaka huwag kang kakain late at night. Kailangan hindi yung close sa bedtime. Nakakapigil yan sa sleep quality mo. Pagka meron kang, pagka kumain ka ng 8 o'clock or 9 o'clock, hindi ka matunawan, hindi ka makatulog. Kaya dapat maghintay ka ng mga 3 hours bago ka matulog. Kaya bigyan mo ng enough time na ma-digest yung food mo before going to bed. Magkakaroon ka ng masarap na tulog. Paalala po sa vitamin C natin. Ang vitamin C natin may sodium content. Napiprevent yung stomach upset, very powerful antioxidant yan. Nagpapalakas ang ating natural defense. It boosts the immune system. Nakakatulong sa ating healing process para hindi ka mahawa sa sakit. Kung may sakit ka man, madali kang gumaling. Ang vitamin C po, nag-encourage ng production ng white blood cells, tinatawag nating lymphocytes at phagocytes. Ito po yung fighting cells natin palaban sa infection at sa cancer. Ang vitamin C po natin, water-soluble vitamins, kaya iinumin mo to 30 to 45 before breakfast. Kaya samahan mo na nung B-complex kasi yung super B-complex natin, pareho silang water-soluble vitamins. Ako po, sabay kong iniinom yan sa umaga kasi ito po ay pinaka-building blocks ng healthy body. Meron direct impact sa aking energy level, sa aking brain function, and cell metabolism. Para magkaroon ako ng good digestion, healthy appetite, makatulong sa production ng red blood cells, magandang ipagsabay mo yung vitamin C at super B complex 30 minutes bago ay magumusal, mag-take kayo niyan. Masama po ba yung umiinom ng tubig habang kumakain? Alam mo yung pag-inom po ng tubig habang kumakain ka, actually tumutulong yan sa digestion. Tumutulong sa pag-breakdown ng pagkain, natutulungan mo yung digestive system mo. Pero pag uminom ka ng maraming tubig during meal, nawawala po yung tapang ng stomach acid, na napakahirap sa tiyan mo na ma-digest yung food mo pagka nadalyot yung hydrochloric acid na ginagamit mo sa digestion mo. Yun po naman ang sama pag uminom ka ng maraming tubig. Kasi yung iba, isang basong tubig ni inumde. Kailangan pag gusto mo uminom, yung lagok lang, ganun lang oh. Lagok lang, hindi mo iinumin dire-diretso yung isang basong tubig. Kasi pag marami kang tubig na iniinom, madadalyos yung stomach acid na gagamitin sa digestion mo. So, magkukos ng indigestion yan tsaka discomfort. Kaya nire-recommend ako po yung amount ng water or iniinom ng tubig during meal, kailangan parang sinisip-sip mo lang. Tsaka slowly, inumin mo siya between bites, ganon. At importante rin na yung huwag kang iinom ng maraming tubig after meal. Konti lang, lalo na po yung alak, carbonated drinks, iwasan niyo po yan.
nadidelay yung pantunaw mo at nagko-contribute yun sa indigestion, pag uminom ka ng alak at meron ka o kaya soft drinks, ang mas maganda po, uminom kayo ng warm water kaysa dun sa soft drinks or cold water, kasi nag-i-improve ang digestion mo pag umiinom kayo ng warm water. At nakaka-stimulate ito sa ating digestive system, tumutulong sa breakdown ng pagkain mo. Kaya tumutulong ito para ma-dissolve at ma-flush out yung mga taba. At napakadali sa katawan mo na ma-absorb yung nutrients pag uminom kayo ng warm water. At saka po itong ano natin, itong pag-inom po ng warm water, ang mga blood vessel natin sa tiyan ay bubuka. Pero pag uminom ka ng tubig na malamig, yung blood vessel sa ating tiyan magko-constrict. Kaya mahirap madigest yung pagkain mo. Kaya ang pag-inom po ng warm water, nakakatulong po yan. Nakakatulong sa ating digestive system. Nare-reduce yung inflammation, napiprevent digestive issues tulad ng bloating and constipation. Nakirecommend ako po na umiinom tayo ng warm water before and after meal for optimal digestion. Pero wag madami, konti lang. Kaya yung pag-inom po ng 2 basong tubig, warm water, between meals, ha? Between meals. Salit na kumain ka, minum ka ng coffee, nagmerienda ka sa McDo, between meals, inom ka lang ng 2 basong tubig na maligamgam para ma-improve ang digestion mo, ma-promote yung overall health mo. Kaya ito po ay tumutulong din po yung pag-inom ng warm water between meals, yung merienda time ba, para ma-flush out yung toxin at mga waste sa katawan mo, nare-reduce ang digestive issue tulad ng constipation and bloating. Importante na uminom pa ng warm water, huwag masyadong madami, ha? At nakakadilute nga yan ng ating stomach acid. At mahirap na madigest yung food mo pagka kayo po ay uminom ng maraming tubig. Kaya nire-recommenda na before each meal para hindi ka uhawin, 30 minutes bago ka kumain ng almusal, pananghalian o hapunan, 30 minutes noon, uminom ka na ng 1 basong tubig na warm water. Pero wag soft drinks, ha? Merong negative effect sa digestion mo ang soft drinks. Kasi yung sugar content ng soft drinks na yan, nagkakaroon po ng growth ng harmful bacteria. Nagkakause ng inflammation sa digestive tract mo, kaya nagkakaroon ka ng bloated ang tiyan mo, para kang kinakabag at nagkakaroon ka ng kabag, di ba? Tapos pwede niyo pong pahiran niya ng crystal oil. Pag nagbo-bloated ang tiyan niyo, pahiran niyo ng crystal oil, may menthol yan, nakaka-relieve yan ng pananakit ng tiyan. Pagka kayo po ay sinisikmura, kayo'y dighay ng dighay, meron kayong heartburn, meron kayong stomach ache, pahiran nyo po ng ating crystal oil. Maganda rin yung pampatulog, amuyin mo, pangalis na para ng ilong, nakakaginhaw ng panghinga, nakakalis ng katinang lalamunan. Kung kapag hindi ka rin kakagatinan lamok, pag pinahiran mo ng ating crystal oil. Available po yan sa Patnubay. Kung gusto nyo po magpa-deliver, i-chat nyo lang po ako sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Meron din po tayong activated charcoal. Medically, ito yung nagde-detoxify ng mga pasyente na na-overdose sa drug, sa gamot, at na food poison. Ang activated charcoal po, very effective yan, pang-relieve ng diarrhea at saka yung intestinal gas. Nakakalis po yan ng kabag. Ito pong activated charcoal natin, nagtatrap ng toxin sa ating bituka, ini-stop niya yung activity ng virus na nagkukusa ng toxin sa atin, antifungal, antibacterial yan. Kaya inaabsorb niya, tinatanggal niya yung mga harmful particles at mga bakterya sa ating katawan. Nakakababa pa ng cholesterol yan, nakakalis ng bad breath at hangover ang activated charcoal. Available po yan sa Patnubay, pwede po kayo magpa-deliver. Mag-take ka ng activated charcoal, 3 capsules, first thing in the morning. Sundan mo ng 3 basong tubig, 1 basong tubig kada 5 minuto.
Meron po tayong tinatawag na digestive enzyme. Ito ay napakahalaga sa ating digestion sa pag-breakdown ng mga large molecule ng pagkain natin into smaller. At ma-absorb mo yung mga nutrients mula sa kinakain mo kung meron kang sapat na digestive enzyme. Ito ay pinuproduce po katulad po yung ating pancreas, stomach, and small intestine. Halimbawa, yung amylase, ito po yung enzyme, binibreakdown yung carbohydrates and smaller sugar molecule. Kaya pag kumain ka ng kanin, kumain ka ng pasta, kumain ka ng anything carbohydrates, no? Tagalan mo, nguyain, stay mo ng matagal sa bibig mo. Kasi nandoon yung enzyme na amylase ma-breakdown yung carbohydrates, di ba? At saka po yung tinatawag nating protease, ito yung bine-breakdown niya yung protein into amino acid. Lipase, ito po yung enzyme, bine-breakdown yung fats into fatty acid and glycerol. Itong mga enzyme na to, tumutulong sila para ma-breakdown yung food, makuha mo yung nutrients at ma-absorb ng ating katawan. Kung wala kang enough enzyme, ang ating digestive system, hindi niya po ma-extract yung necessary nutrients mula sa pagkain kinakain mo. It leads to malnutrition. Maraming paraan para ma-stimulate mo yung digestive enzyme mo, ma-improve ang digestion mo para maiwasan yung indigestion. Una, nasabi ko po, nguyain yung mabuti ang pagkain mo. Pag ninuya yung mabuti ang pagkain mo, into small pieces, nag-i-increase po yung napakadali sa yung digestive enzyme para ma-breakdown yung food. Kumain ka ng dahan-dahan, kasi po pagkadahan-dahan kang kumain, nahahandle lang ng tiyan mo yung pagkain na kinonsume mo. Kaya kung ang enzyme po na pagkain mayaman sa enzyme, tumutulong sa digestion mo, pinya, papaya, ito yung halimbawa ng mga pagkain na mayroong enzyme tumutulong sa digestion. Kaya pwede rin po yung apple cider vinegar. Ito po ay nakaka-stimulate ng digestive enzyme yan. Inom ka lang ng tubig, like sinasabi, inom ka ng tubig ha, 3 glasses, pagising mo sa umaga, ganon. Ito po ay tumutulong para properly ma-prevent ang constipation. Ito mga digestive enzyme na to ay kailangan ma-stimulate. Yung apple cider vinegar po, nakaka-stimulate ng digestive enzyme yan. Ito po yung apple cider vinegar, isang kutsara niyan, isang kutsara po ng apple cider vinegar, pwede mong ilagay po sa isang baso ng tubig. Tapos, inumin mo to before meal. Kailangan lagyan mo ng honey para ma-improve yung lasa niya. Sa mga salad, pwede mong lagyan ng apple cider vinegar. Yun ang pinaka-base ng salad dressing mo. Instead na yung puting asuka. Paalala po sa ating lecithin, ito yung fat emulsifier. Bine-breakdown niya yung food into smaller para ma-improve ang digestion mo. At tumutulong din po yung lecithin sa kalusugan ng ating atay. Ini-improve yung liver function, nare-reduce ang panganib sa fatty liver. Ito yung brain food, ito yung source ng choline. Napakahalagan to sa brain function, tumutulong para mag-improve ang memory natin. Maganda rin to sa heart kasi pampababa to ng cholesterol. Sumusuporta sa ating digestion, nag-improve ang digestion, nare-reduce yung digestive issue tulad ng constipation pag nagtitake kayo ng lecithin. Para sa magandang balat, kung meron kang eczema, psoriasis, try nyo po yung lecithin, no? Available to sa Patnubay. Alam nyo po ba kapag meron kang medical condition, apektado yung digestion mo? Kung nakakaranas ka ng chronic indigestion, ay kailangan meron kayong digestive enzyme supplement. Importante yan, maaring kausapin mo yung doktor mo, mabigyan ka ng reseta ng digestive enzyme.
maraming mga paraan para ma-stimulate mo yung production mo ng digestive enzyme. Kumain ka ng balanced and nutritious diet, mag-consume ka ng prutas at saka gulay, whole grain, lean protein, nakaka-stimulate po ito ng production ng digestive system pag mahilig kang kumain ng prutas at gulay na sariwa. At ninuya mong mabuti yung pagkain mo, ay na-stimulate po yung production ng enzyme. Kaya pag nagtitake po kayo ng digestive enzyme, ay kailangan po nito ay sabi, ay mga supplement para ma-improve ang iyong digestion. Pwede nyo tanungin ng doktor nyo kung ano yung digestive enzyme na marirekomenda niya sa inyo. At maano po yung pong mga mag-exercise, alam mo yung ito rin ginger tsaka yung turmeric, nakaka-stimulate po ito ng production ng digestive enzyme. Yung salabat, pwedeng maglaga ka ng luya, samahan mo na rin ng luyang dilaw. Nakaka-stimulate ito ng production ng digestive enzyme na katulong para matunawang ka. Alam mo, mag-exercise ka dapat. Kasi po yung regular exercise, halimbawa yung umaga, meron kang jogging. Ako po, ang exercise ko 4 to 5 ng hapon. Ito'y nakaka-stimulate ng digestive system at na-increase ang production ng digestive enzyme. Importante ito kung meron kang digestive disorder, nakakaranas ka ng patuloy na digestive symptoms, una syempre, pa-check up ka. Pero isama mo nyo po yung regular exercise, it improve your digestion. Kailangan po meron kayong food combination. Iwasan mo yung pag-combine ng high fat food with high carbohydrates. Nakakabagal ito ng digestion, it leads to discomfort. Halimbawa, bumili ka ng hamburger tapos with french fries, di ba? Hamburger with french fries or pizza with soda. Pagka ng pizza ka tapos nag-inom ka ng soft drinks or kaya may burger ka tapos na may french fries ka, may soft drinks ka pa, ito yung mga bad combination, high fat food with high carbohydrate food, nakaka-slow down ito ng digestion. Iwasan nyo po yung acidic food with high fat food. Halimbawa, iwasan mo yung, bawa yung spaghetti with tomato sauce, di ba? Na merong cheese, tapos meron kang orange juice, tapos may croissant bread ka, nako, hindi ka matutunawan yan, no? High fat yan eh. Yung croissant bread po, napakataas ng butter content yan. Kaya pag kumain ka ng spaghetti na meron tomato sauce, meron siyang cheese, tapos minum ka ng orange juice na meron kang croissant, hindi ka matutunawan. Iwasan mo yung pag-combine ng raw and cooked food. Halimbawa, kumain ka ng salad, pagkatapos kumain ka ng ano, ng bawa yung beefsteak, nako, iba yung enzyme na ginagamit sa raw food, iba yung enzyme na ginagamit sa cooked food. Kaya pinagsama mo yan, magkakaroon ka ng indigestion. Kaya po, halimbawa, naggawa ka ng salad, fresh salad, at meron kang hot soup, di ba, sa mga Vikings, ganun, 101, ganyan. Di ba, merong eat all you can. May soup doon. Kaya pag minum ka ng soup, huwag ka kakain ng raw fruits. Mga raw fruit salad, ay hindi ka matutunawan. Iwasan mo yung maraming uri ng pagkain in one meal. At masusupokate ang ating digestive system, it leads to discomfort. Instead, a balanced meal po with variety of food, easy to digest. Iwasan mo yung mga food combination na magpo-promote ng indigestion sa'yo, no? Paalala po muna sa calcium natin. Ang calcium po natin, ito mineral with vitamin D. Ito ay para magkaroon ka ng strong bones. Ang function po nito para sa muscle function mo, nerve function mo, blood clotting,
napakahalaga nito sa absorption ng calcium kung may vitamin D ka. Pag yung calcium po tsaka vitamin D, nagpo-provide ito ng health benefits, nagpo-promote ng kalusugan ng buto, nagme-maintain ng bone density, nare-reduce yung osteoporosis, especially sa older adult, nare-reduce yung fracture. Kapag meron kang adequate calcium and vitamin D, nare-reduce yung mga bali-bali ng buto. At ito yung maganda sa muscle function. Napakahalagan to, lalo na po sa muscle ng puso mo. Nagpapalakas ito ng ating immune system. Merong role ito sa adequate, nare-reduce yung panganib sa infection, calcium with vitamin D. Ang smoking, marami pong mga tao na pagkakain po ay naninigarilyo at saka nagkakape. Nadidelay ang digestion mo pagka nagkape ka tapos nanigarilyo ka. Kasi po yung muscle sa digestive system mo ay nagre-relax, kaya nag-slow down ang digestion mo, nagkukusa pagkain mo, mag-stay ng matagal sa stomach mo. Pag nag-stay yan ng matagal sa tiyan mo, yung pagkain mo, kakabagan ka, magkaka-indigestion ka. Kasi po yung panigarilyo, tumataas din yung stomach acid mo at napapalala yung indigestion mo. Kaya nire-recommenda, iwasan po yung smoking after meal at saka may combination pa ng coffee yun, di ba? Kaya yung, alam mo, ang isa rin yung mahilig tayong kumakain ng dessert. Maaring halo-halo or ice cream, di ba? Yung dessert after meal ay nadidelay yung digestion. Kaya yung kailangan daw po ang dessert na yan na high in fat, high in sugar, lalo na po yung mga pastries, di ba? Yun usually yung dessert natin, matamis, leche flan, ganun, nagko-cause ng ano yan, indigestion yan. Kaya ano po, stay longer yan pag meron kang sugary food. Kaya inuulit ko, importante kumain ka in moderation. Nire-recommenda ka magpili ka ng dessert low in fat and sugar. Moderation lang po para meron kang better digestion and prevent indigestion. Yan po ang aking paalala po sa inyo, no? Maganda po yung maglakad ka after meal. Nakakatulong yan sa matunaw ang pagkain mo. Ang paglalakad kasi, na-stimulate yung digestive system mo, nag-increase yung rate na ang pagkain mo mag-move sa ating digestive tract. Napiprevent yung indigestion, nagpo-promote ang better digestion pagka naglakad ka. Nare-reduce yung panganib sa heartburn and bloating, na nakakapag-release ng gas, yung mga na-trap na gas sa digestive system mo, nagkukos ng discomfort. Kaya pagka naglakad ka, ang nare-regulate yung blood sugar level mo at nakakatulong ito para hindi tumaas ang blood sugar mo, no? Kaya yung poor digestion, merong negative effect sa tulog mo. Kasi kapag ka hindi ka natunawan, kakabagan ka, hindi ka makakatulog. Pwedeng mag-cause ng heartburn at discomfort yan. Kaya kailangan po para maiwasan yan, kayo ay maglakad after meal. Tsaka, yung meron kang 3 hours na natunaw ang pagkain mo bago ka humiga. Kasi one thing po, meron tayong hormone na tinatawag nating melatonin. Ito po ay lumalabas sa katawan mo normal pagka ikaw ay pagka maganda digestion mo. Pero pag meron kang poor digestion, yung production mo ng hormone na melatonin nahaharangan. Yan, nagkakaroon ka ng sleep disturbances and insomnia. Pag meron kang poor digestion, nagkakaroon ka ng insomnia. Kaya underlying the underlying reason kaya may insomnia ka, meron kang poor digestion. Kaya kailangan daw po, meron kang dietary changes, meron kang exercise. Importante yan. Malaking tulong po ito para magkaroon ka ng tamang pantunaw sa pagkain. Alam mo yung lecithin, ito yung uri ng fat na ito po ay ginagamit na emulsifier. Ibig sabihin yung molecule ng taba na malalaki,
bine-breakdown to sa maliliit, kaya madali itong matunaw. Yan po ang nagagawa ng lecithin. Sinusuportahan ng lecithin yung ating digestive system at tumutulong para maabsorb yung fat at mga fat-soluble vitamins. Ang Super B Complex, ito'y maganda po para mag-produce ng energy production, nerve function, at production ng red blood cells. Ang Super B Complex, involved ito sa metabolism ng carbohydrates, protein, and fat na tumutulong ito sa digestion. Kaya ito rin pong calcium natin with vitamin D, ito po ay merong role sa digestion kasi yung calcium tumutulong para ma-regulate yung muscle contraction mo throughout digestive tract. At ang vitamin D naman tumutulong para ma-reduce yung inflammation sa bituka, masuportahan ng ating immune function. Yung omega-3 naman, importante yan sa ating digestion, nare-reduce yung inflammation. Kasi pag kinakabag ka na, bloated ang chan mo, ibig sabihin meron ng inflammation sa loob ng ating katawan. Kaya nga po yung sabi sa research, ang omega-3, nare-reduce yung inflammation sa bituka at sumusuporta sa kalusugan ng ating healthy gut bacteria. Tumutulong sa digestion yan. Itong mga supplement na yan, tumutulong sa digestion natin, calcium, magnesium with D, omega-3, and super B complex. Kaya kumakain po tayo ng mga pagkain balanced diet, plenty of fiber, manatili tayong stay hydrated, kailangan meron kang 8 glasses of water sa buong maghapon, may iwasan ng digestive issue. Alam nyo po, itong mga product natin na to, pwede nyo itong orderin. I-chat nyo lang ako sa aking Facebook page, Patnubay sa Lusugan, para ma-process ang delivery. Sabi nyo yung pangalan nyo, yung address nyo, cellphone number nyo, para ma-deliver sa bahay mo. Cash on delivery po ito. Kayo po ay nanonood sa aking Facebook page, Patnubay sa Lusugan. Pwede nyo po ba itong i-follow, like, and share? Click nyo lang po yon. Ganun din po sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. Click nyo po yung subscribe sa pangalan ko, Rose Alfonso. Ganun din po yung aking, i-click nyo rin po yung bell ng para ma-update kayo sa aking bagong video. Ngayon po, idadako tayo sa ating food for thoughts bilang pagwawakas. Ang sabi dito, Matthew chapter 5 verse 16, you are the light of the world. Paliwanagin mo ang iyong ilaw sa harap ng tao upang makitin lang yung mabubuting gawa at purihin nila yung Ama na nasa langit. Alam mo, yung ito po'y sermon ni Jesus, ang kanya pong payo sa kanyang mga disciple, kay manalangin, ang sabi, mag-practice kayo ng katwiran at magpakita kayo ng mabubuting asal at para pakita na kayong aking mga disipulo ay kung ano ang nakikita sa inyo, ako ay napupurihan. Ganun din po tayo po mga Christian, sasabihin nila na, ay, ang ganda pala ng Christian, nababago ka. Kaya nga po yung Ama natin sa langit ay napupurihan natin pag ang ating asal at ugali ay maganda. Kaya sabi nga, atin daw pong pakita sa ating kapwa-tao, sa Diyos, ang ating na-reform ang ugali pagkatapos natin tinanggap ang Diyos sa ating buhay. Sa pamagitan ng pananampalataya, tapoy mababago at ang buhay ng Kristiyano, makita po na ang kanilang buhay ay nagliliwanag, nagiging magandang halimbawa po ang kanilang kabuhayan. Magandang gabi po, nawa po ang pagpapala at patnubay ng Diyos ang sumatin, and God bless us all.